natin ang okay, so mga kabarangay, yung natira naming ulo ng lechon kagabi ay tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sisig, special sisig, yung sisig ng mga taga Pampanga. Yan. So mga kabarangay, ito po yung nakuha natin sa isang ulo ng baboy. Ayan. So ito po gagamitin natin pansisig. At ito na pumuto-buto ay papaksiw natin. Ayan. Okay. Okay, tara mga kabarangay. Samahan niyo ako. Tara, start na tayo. Okay, so mga kabarangay, start na nating pagsamasamahin yung ingredients ng ating sisig. So mga kabarangay, gagamit ako ng red onion instead of yellow onion. Mas masarap kasi pag ganito yung gagamitin nyo. So next mga kabarangay, maglagay tayo ng siling labuyo. Ayan, so mas masarap dito yung maanghang, kaya dagdagan natin. Ayan, iwaan nyo lang siya ng medyo maliliit. Okay, so lagyan na natin ng lemon. So mga kabarangay, sa Pilipinas, mas masarap talaga dito yung kalamansi. Okay, so wala tayong kalamansi. So gagamit tayo ng lemon. Okay, so ganitin lang natin yung lemon para makuha lang natin lahat yung juice niya. Ayan. Okay, so gagamit lang tayo ng squeezer. Ayan. Then, i-direct na natin dito mga kabarangay. So half lang nung lemon yung gagamitin ko. Dahil medyo malaki na to. Yan. Wow. Okay, so ilalagay na natin mga kabarangay yung liver spread. Pero mas maganda rito mga kabarangay, yung ginagamit ko sa Pilipinas, yung mismong atay ng manok, ilalaga nyo, tsaka yun yung gagamitin nyo, dudurug-durugin nyo lang. So wala akong atay ng manok dito ngayon, gagamit lang tayo ng liver spread, okay? So, isang liver spread lang ito na maliit. Halo lang natin dito. Okay, next. Lagyan na natin ng salt and pepper. So, yan. Depende yan sa inyong panimpla. Yun. So, haluin nyo lang mga kabarangay. Okay, so pag mainit na yung ating kawali, maglagay lang tayo ng butter. So antayin lang natin itong mga kabarangay ma-melt. Okay, start na natin igisa yung ating sisig. Ayan, so pag melt na yung inyong butter, lagay nyo na yung garlic. Ayan, sabay na natin. Onion. Lagyan na natin yung ating sisig. Ayan. Okay.
Tupang nyo dito. Ayan, so mga kabarangay, itong marami kasing nagluluto ng sisig iba-ibang way. Pero ito talaga yung sisig na talagang original, yung sisig ng mga taga Pampanga. Ayan, shout out kay Nelson Altes sa nagturo sa akin how to make this pakasarap na sisig. Ayan. Okay, so mga kabarangay, habang ginigisa natin dito, in-start na natin painit yung ating skillet dito. Ayan, so hindi ko siya masyadong mainit. Medyo mainit na yung ating skillet. Pahiran lang natin siya ng butter. Ayan. Wow. Ayan natin to. Ayan. Oh my goodness. Okay. So, lagyan lang natin ng konting ano dito. Para doon natin lalagay yung itlog. Okay. Yun! Then, lagyan lang natin ng konting green onion. Natin ang okay, so okay na ito mga kabarangay. A few moments later. So yun na mga kabarangay. Tapos na yung ating sisig Pampanga. Ayan. So ito yung original na sisig talaga. So day off namin ng anak ko, magsha-shot kami at gagawin namin itong pulutan. Ayan, no? Okay, so mga kabarangay, kung nagustuhan nyo yung recipe na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung aking notification bell dyan para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. Okay, so mga kabarangay, see you on my next one. Bye for now and keep safe!